Hallelujah. Magandang umaga po. Hallelujah. Today is Wednesday, no? Miyerkules na. Purihin ang Panginoon sa mga nakibahagi kahapon ng kanilang comment regarding their first day in heaven, no? Bakit po natin pinag-uusapan ang bagay na ito? Minsan po may mga Kristiyano na nabobored na sa kanilang buhay, no? Yung bang iniisip nila na walang nagbabago, and then sabi nga natin na wawala na sila na sigla sa kanilang paglilingkod. Hindi po iilang mga manggagawa o mga Kristiyano sa ibang-ibang simbahan ang nanlamig, which is true, no? Totoo po ito. So mga kapatid, sabi nga natin sa pagkakataong ito kahapon, pinag-usapan natin. The Lord's promise to those people who have died ahead, yung mga namatay, na unang namatay sa atin. So, binahagi kahapon kung paano. Sabi nga, mamimit daw natin sila, silang mga namatay nung una, ay muling bubuhayin. At tayo na nabubuhay ngayon, no? Ay magkikita-kita doon sa alapaap at sasalubungin ang ating Panginoong Heso Kristo. That will be the day na kung saan that is not a secret event, that is a public event, a global event. Sabi nga, makikita ng mga tao ang pagdating ng Panginoon sa kanyang buong karangalan, no? Kasama ang mga laksa-laksang hukbo ng mga anghel sa kalangitan. At sabi nga, lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin at titipunin sila sa alapaap. And then yung mga buhay ngayon kay Kristo ay sabi nga, isusugo ang mga anghel sa iba't ibang dako ng mundo at doon ay susunduin sila at dadali sila doon sa alapaap o sa kalangitan, no? So hindi dito sa lupa, no? Sabi ng Acts at Luke na ang Panginoon sa Kristo kung paano siya umakyat sa langit, visible, so ganun din ang mangyayari na pagbaba niya, visible din, makikita siya ng marami. So, hindi ba tayo na-excite sa pagkakataong ito, sa pangyayaring ito, that God has a promise and that promise will happen, no? Unang-una, God honors His word. Sinabi niyang babalik siya, babalik siya, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kabutihang loob niya, sapagkat tunay nga tumutugon talaga, no? Ang dami nang pinagaling ang Panginoon sa COVID-19, sa mga kapatiran natin na nagkaroon ng mga lagnat, ng mga sakit, ay tunay nga ang Diyos ay tapat na tumutugon sa panalangin. Maging doon sa baby na pinagpe-pray natin sa Iloilo, praise God, nakalabas na po yung baby, no? Nakalabas na siya. So, God is good, God is great. At yung isa nating kamag-anak ng ating kapatiran na nakulong sa Malaysia ay nakalabas na po, no? Alam niyo po, sa totoo lang, without God, kawawa po, no? Yung mga kababayan natin nakukulong sa ibang bansa, no? Yung mga illegal workers, nagkataon lang yung kapatiran natin ito, yung inabutan ng expiration yung kanyang work nang hindi pa na-renew yung visa. Okay? Inabutan lang talaga. Pero hindi naman siya illegal worker doon. But praise God, God is good and all things work together for good to those who love Jesus. Never niya tayong pababayaan at iiwan. Hallelujah. Kaya sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, so then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. No, so maging wag na tayo. Sabi nga, hindi ibig sabihin ito, wag na kayong matulog. Ang ibig sabihin ito na sa pagtulog natin, at the same time, there is alertness. No? At sabi nga natin, manatili tayong gising at malinaw ang isip. Okay? Ano yung malinaw ang isip? Ang problema kasi kapag ang tao hindi maayos sa pag-iisip kung ano-anong desisyon na nagagawa. Purihin ng Panginoon. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa 1 Thessalonians chapter 5 ay ang mga bagay, no, patungkol sa mga Kristiyanong nabubuhay ngayon at sa araw ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Talagang ang Diyos natin ay gusto ng
magbalik. Ang Panginoon ay gusto nang bumalik sa atin at sunduin na tayo sa kanyang pagbabalik. Okay? So, preparing for the day of the Lord, no? So, praise God. God is good. God is great. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po, gising kayo. No? Darating po ang Panginoon at pag dumating ang Panginoon sa mga nananampalataya, ito'y araw ng kagalakan ng pagdiriwang. Samantalang sa mga tao na patuloy na tinatanggihan ang kabutihan ng Diyos, ito po'y nakatatakot. So, kapag nagkakaroon ng matinding natural disaster sa Pilipinas, ang nasa utak lagi ng tao, pinarurusahan ng Diyos or Judgment Day. So, sa mga anak ng Diyos, walang takot. Lagay nyo nga dyan, no fear. No fear. Walang takot sa mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi nga natin, ang pangako ng Panginoon, babalik siya para sunduin tayo, hindi para parusahan. Okay? So, sabi nga, bakit pastor, wala naman sinasabi, sabi nga, wala naman sinasabi dyan na parurusahan ba? Hindi ba parurusahan ang mga hindi nanampalataya sa Panginoon? Mga kapatid, Romans chapter 1, maliwanag ang sabi doon, no? No, sa ang sabi, ang puot ng Diyos ay nananatili sa mga tao, no? Na tinitikis ang katotohanan, no? Kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, yung puot na yon ay nagiging pag-ibig at tayo'y tinatanggap bilang mga anak. Nagbabago ang lahat sa oras na binuksan natin ang ating buhay sa Panginoon. Pero sa panahon, nagiging matigas ang ulo ng tao at ayaw lumapit sa Diyos, sa tunay na Panginoon, kapatid, nananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapawalang sala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya sabi doon, sa mga nananalig sa Kanya, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, it is the power of God to salvation to those who believe. Maliwanag po ba? So, katotohanan niya, sabi nga sa mga nanampalataya, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. No? Pero sa mga taong hindi nananalig sa Panginoon, andoon ang puot ng Diyos. Hallelujah. The day of the Lord. Ito ulit ang susunod ang araw na kung saan inuuna natin ang Word of God, no? At saka tayo pupunta sa panalangin sapagkat marami pong umahabol, tapos na yung prayer sa umaga, eh may umahabol pa rin. So, purihin ng Panginoon. Ulitin ko po, God is so great. Marami siyang pinagaling. Dadali na sa ospital at sabi nga pagdating doon, salip na magtagal ay dumalabas ka agad sapagkat dumadaloy ka agad ang kagalingan ng Panginoon. Meron mga kapatiran na sabi nga ay talagang magdidesisyon na, but praise God. Hallelujah. God is in control. Amen po ba? God is in control. So mga kapatid, ang daming prayer, yung baby na napagitnaan ng mga COVID positive people sa Iloilo ay nakalabas na. Inilabas na ng Panginoon, maayos na yung premature baby. Non-COVID po yung bata, kaya po gustong ilabas. But praise God, sa hindi lang nilabas ni Lord sa hospital, as in talagang free na siya. No, bumigat na po yung bata. And continue to pray na ang batang ito'y lumaki ng malusog at maging joy ng kanyang family. Hallelujah. Praise God. So patuloy po natin isulat, itype lahat ng tinatawag nating prayer request as we study the Word of God. I'm very excited to these messages. No, excited tayo kasi ang pinag-uusapan natin, the day of the Lord. Hindi ito dapat kinatatakutan, no? Hindi ito malagim na araw, kundi itong araw ng tinatawag nating katuparan ng pangako ng Diyos, the day that we will be in heaven. Hallelujah. Kaya ulitin ko sa mga hindi nakapag-post kahapon, no? Pinost natin sa FB ng JOP Ministry yung mga comment ninyo. Magaganda po yung mga comment ninyo, but still, kapatid, hallelujah. There is a good reason to celebrate. There is a good reason to be happy, no? Sapagkat you cannot compare what is waiting up there in heaven to what happened here on earth. Hindi nyo maikukumpara kahit yung pinakamasayang araw sa mundo ay walang sinabi sa isang araw sa kalangitan.
Amen po ba? Hallelujah. Gusto niyo ba doon? Ano ba ang inaasahan natin? I-type niyo diyan kahit Tagalog, kahit Bisaya. I-type niyo ano inaasahan niyo pagpunta niyo sa langit, no? Ano yung una niyo hahanapin? Ano yung una mong gagawin when you are in heaven on your first day? Hallelujah. On that first day, no? So ulitin ko mga kapatid, you will never be far from the presence of God. It is impossible sa mundo na lahat tayo nasa tabi ni Lord, but in heaven, it will happen. Unang-una, wala ng flesh and blood sa langit. So, everything is spiritual. Sabi nga, we are now wearing, sabi nga, ang gamit natin doon katawan ay hindi yung katawang panlupa, kundi yung katawang panlangit. The glorified body. Ang damit na mas maputi kaysa kay Mr. Clean. No, ang damit na hindi nalalabhan, ang damit na kasiliwanag ng sikat ng araw. Imagine, hallelujah, wala na sigurong pango, wala na sigurong negro, wala na sigurong matangkad, wala na sigurong mataba, wala na sigurong kalbo, wala na sigurong lahat ng imperfection is gone. No? So, pagdating doon, we will be like, sabi nga ng mga spiritual beings doon, wala ng flesh and blood. So wala nang last, wala nang pita ng laman, no? Hindi na tayo matutukso because lahat ng kaugnayan sa kasalanan ay pinutol na. Okay, isa ng bago. Okay, praise God. Preparing for the day of the Lord. Are you ready for that day? Handa na ba kayo sa araw ng Panginoon? Ilagay nyo nga dyan sa ating comment section. Handa na ako. Humarap sa Panginoon. Handa na ako. Kapatid ha, ulitin ko, no fear. Sapagkat yung fear ay hindi dapat sa Christian. Ang fear ay sa mga unbeliever. Kasi until now, they refuse God. At ang puot ng Diyos ay nasa sa kanila. Ulitin ko mga kapatid, huwag ka mangamba, huwag ka matakot sapagkat ang takot ay hindi para sa mga ligtas, kundi sa mga ayaw tumanggap sa Panginoon. Okay, the day of the Lord. Alam nyo maraming nalalaglag na iglesia o simbahan dahil sa day na yan. Unang-una walang ibinigay na exact date. Okay, pero maraming preacher, maraming pastors, leaders of the church, they keep on insisting, giving dates and kaya doon maraming nalalaglag eh. Mag-ingat po tayo, especially in the online Bible studies, na ang focus is yung pagdating ng Panginoon. Okay? Ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Hindi po naparito ang Panginoon para magtayo ng simbahan o magtayo ng relihiyon. So, no one can claim. No religion can claim that they know the day of the coming of the Lord. Para pa sila sabi, kami ay mas malapit sa Diyos. No, sabi nga, kami ay kinausap ni Lord at ibinigay niya na. Katulad dito, hindi ko makalimutan ang prophecy na ito, May 21, 2011. No, the Bible guarantees. Isipin nyo, gagamitin nila ang Bible. And then pagkatapos, sasabihin nila, meron ng date, and na maliwanag naman sabi, wala eh. Okay? Hindi lang po yan nangyari sa Amerika. Hindi naman Pilipino yan. American pastor po yan. And then, ayan pa, dumating pa yan sa Pilipinas, ipinose yan. Grabe. And then, ayan, Judgment Day, May 21. Pagdating ng May 21, hindi dumating. Nakakalungkot. This is 2011, no? 2011, May 21, 2011. Kaya ang dami nagantay eh. Alam niyo ba, pati miyembro ng mga church, ng church na to ay nag-resign, ibinenta ang mga properties, kasi they expect na eh. Talagang naniwala sila sa turo sa kanila, no? Sipin mo sa dami simbahan, sila lang ang nakakaalam on that day. And then pagdating ng May 21, hindi dumating ang Panginoon Jesucristo, sabi ng pastor, by October. Ako po,
Pagdating na October, na-move daw eh. Pagdating na October, nag-public apology yung pastor. Sabi nga, unang-una, hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. Kung kanilang gustong bumalik ng Panginoon, si Lord lang nakakaalam. Okay? So, maliwanag yan. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5.1, kaya mag-ingat tayo, marami po kayong makikita sa online. No? Yung the return of the Lord, yung mga katuruan doon. No? Yung 666, lahat ng yan. These are biblical, but the way they interpret it, eh, sabi nga natin, medyo taliwas sa truth. Kaya pati bakuna ay binalita nila na tatak na Antikristo. Kakalungkot. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5.1, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Even Paul said this. Unang-una, the day is not that significant for us to wait. No? Kaya nga siguro hindi talaga pinaalam ni Lord yan upang tayo ay maging attentive, maging gising, maging watchful. Hindi naman sinabi ni Lord hindi nyo malalaman ang araw na yun. Malalaman nyo ang araw na yun, you will know by some sign, yung tinatawag nating senyales. Okay, isa na dyan yung the gospel being preached in every places. No? So, pati yung mga rumors of wars, mga natural disasters, but those are the start pa lamang. Hindi pa yun yung araw ng Panginoon. So, ulitin ko mga kapatid, marami kasi ang gustong ayoko na masabihin maitaas sila kasi sila lang nakakaalam ng date. Sila lang ang close kay Lord. Sila lang ang sinabihan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ganun dapat. Si Lord lang. Kay Lord lang. Hindi na kailangan sulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Unang-una, ito sinabi ni Pablo. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Yun. Pagdating ng magnanakaw. Ibig sabihin, sino ba dito ang nakakaalam ng pagdating ng magnanakaw? Hello? Alam niyo ba yung pagdating ng magnanakaw na kahit dito sa lugar namin sa Hankins 2, dumating yung punto na may mga umaakyat sa mga bintana, kahit ano, no, umaga, hapon, and then papasok sa loob ng bahay at magnanakaw ng kung ano, no? May nakakaalam ba nun? Yung cellphone ng anak ko na bagong-bago, no? Napakaganda ng brand, mas mahal pa sa iPhone, no? Cherry Mobile. No, first time yung cellphone na binili namin, Cherry Mobile. Kinuha ng magnanakaw. Isipin niyo 'yon. Hallelujah. So, sino nakakaalam ng araw na 'yon? But one thing to be sure is we must be ready. Amen. We must be ready. So on that day, maghanda ka. Handa ka na ba? Ako, handa na tayo. But still, we have so much things to do. Marami pang gagawin. Okay? Sabi na sa 2 Peter 3:10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Okay? So, tulad ng isang magnanakaw. Mabilis lang to. Katulad na sinabi kahapon sa 1 Thessalonians chapter 4, sa uling tunog ng trumpeta, tayo'y titipunin yung mga namatay and then tayong mga nabubuhay sa kasalukuyan. Magkikita-kita tayo doon sa kalangitan. We call that yung tinatawag nilang rapture, no? Yung buhay na kukunin. So we call that the rapture event. Ibig sabihin, kukunin. It's nuts. So, dalawang nag-uusap, biglang mawawala isa.
So marami tayong pelikula dyan na napanood, yung Left Behind, nakakalungkot. Pero sabi nga natin, pagdating ng araw na yon, are you ready? Okay? 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Hallelujah. So, sa katulad ng panganganak na isang babae na hindi niya alam kung kailan yung araw, kaya may mga pinagpipray tayo na ilang araw nang nagle-labor. Hallelujah. Mga kapatid, ulitin ko, katulad ng isang magnanakaw, hindi inaasahan ang araw at oras. At yung ikalawang halimbawa, ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ulitin ko, tayo'y hindi dapat matakot sa darating na araw ng Panginoon, sapagkat ang araw na yon, ang araw na tayo'y kukunin ng ating Diyos. Ihihiwalay niya sa marami. Tandaan niyo po iyon. So, may mga tao sasabi, Pastor, naniniwala ko pagdating ng araw na yon, walang hindi maliligtas. Okay, sabi nila lahat daw maliligtas. Kung lahat maliligtas, pagdating ng araw na yon, mas maganda. Mas mabuti. Pero kapatid, hindi namin sinasabi na ayaw naming maligtas lahat. Yun ang gusto ni Lord. But sa kabila ng kabutihang loob ng Diyos, sa kabila ng panawagan ng Diyos sa atin na tanggapin siya at papasukin sa ating buhay na kalulungkot, marami pa rin ang tumatanggi. Maging sa mga anak ng Diyos, marami pa rin ang nakalilimot. May panahon sa ibang bagay sa mundo, pero walang panahon sa ating Diyos. Hallelujah. Ang sabi dito, hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Amen. The reason why we are listening to the Word of God, reading the Bible, is for us to be updated. The Bible is like a newspaper. The most updated newspaper. Pag nagbasa ka ng Biblia, para ka nagbabasa ng balita. Ang pagkakaiba lang, ang balita ng Biblia ay totoo, hindi chismis, no? Hindi fake news. Samantalang yung balita sa mundo ay may panlilin lang, no? Yung isang kaguluhan ay pinalalawak, pinalalaki pa. Okay? So, para bang sinasabi, they make issues, no? They make yung news ginagawa nilang controversial. No, sabi nga, wala yan sa reporter, no, na lagi merong scoop, merong exclusive. Mga kapatid, ang target, ang objective ng mga reporter ay maka-scoop, makakuha ng exclusive. Kahit simpleng balita ay gagawin nilang exclusive ang dating. So naalala ko yung turo dati, na sabi nga natin, to make exclusive. No, halimbawa, kinagat ng aso. Ikaw i-report mo diyan, lalaki kinagat ng aso. Sino magbabasa noon? Wala namang bago doon. O ngayon, aso namatay na kinagat ang tao. Ayun. Okay. So, may pagbabago. Eh mas masama kung ang tao kinagat ang aso. Okay? So, sabi nga nila, we call that angel. No, doon nagiging controversial, doon nagiging viral ang mga balita. But nakakalungkot, hindi based sa totoo, pero ang presentation ay merong twist. Okay? Hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. So kapatid, gising ka ba? Kaya itype niyo po sa inyong comment section, gising. 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 Hallelujah.
Gising kapatid. Kapag lumilindol, marami nagigising. No? Pag may mga pagdating na bagyo, no? Kapag ang bagyo po ay nasa Protasio na, nasa Recto na, nasa Pasay na, no? So, nagbabantay tayo. Ako, hindi ako nakakatulog kapag may bagyo kasi ang problema, baka paggising namin, wala nang bubong, no? Nangyari na yun dati, but praise God, ngayon, hallelujah, pinaghahanda tayo ng Panginoon. Hindi ko po kayo tinatakot. Ulitin ko, ang takot ay sa unbeliever. Sila ang matatakot, sila ang mabibigla sapagkat ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Ang sabi dito sa verse 5, kayong lahat ay kabilang saan? Sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan kayo'y manatiling gising. Kaya nga, sa paghahanda natin sa araw na yun ng Panginoon, dapat manatili tayong gising. Marami pong aksidente ang naganap sa mundong ito dahil nakatulog ang driver. Totoo po ito, no? So, may mga pagkakataon na maraming buhay ang namatay dahil lamang nakatulog ang isang tao sa kanyang tungkulin. Ang isang gwardiya na nahuling natutulog sa oras ng kanyang trabaho ay otomatikong tatanggalin. Hello, naalala niyo po yung PNP chief na pumupunta sa mga presinto at pinagagalitan ng mga pulis kapag natutulog. Tama nga naman. Oras ng trabaho, tulog sila. No? But sabi dito, lagi tayong manatili tayong gising, laging handa, malinaw ang isip. Hallelujah. Wala kayong madadala on that day. Hindi nyo madadala ang mga bagay na gusto nyo. Hindi ka pwede magdala ng cellphone para mag-selfie. Hindi ka makapagdala ng laptop. Hindi mo madadala ang modem mo. Hindi mo madadala ang internet, ang wifi connection mo. Kaya kapatid, lagi kayong handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba. Sabi dito, in preparation for the day of the Lord, be alert and sober. Be alert and sober. Ibig sabihin, alert, yung active, maaaring nakapikit ang isang mata pero gising ang diwa. And then be sober. Okay? And then, nasusunod, yung tinatawag nating verse 7, kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. No, hindi siya masyadong aware sa mangyayari kinabukasan. Kaya yan ang delikado sa gabi. Okay, verse 8. Hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. So, sabi doon, maging gising, mapagbantay tayo, maliwanag ang isip, hindi magulo, as in lasing, no? Ang lasing, hindi niya alam ang ginagawa niya. Ang sabi dito, tayo ay hindi dapat maglasing. Dapat, sabi nga, gawin nating baluti ang pananampalataya, the breastplate of faith and love. Why? Sapagkat sa pagkakataong ito, kapatid, you cannot live a day without faith. Sa panahon ito, hindi ka magiging matagumpay kung wala kang pananampalataya. Amen. Amen. I have seen people na natanggal sa trabaho, na wala ng trabaho, mahigit isang taon. Papunta na sila doon sa point na ubos na ang supply, ang resources, wala na silang pagkukunan, and then bigla, boom, dumating ang work. Nakita niyo, sabi nga natin, hindi po pinatagal ni Lord, hindi po na-late si Lord. Gusto lamang niya ipakita ang kanyang kapangyarihan sa atin. That even sa time na nawalan tayo ng trabaho, hindi tayo kinukulang. Gawin natin baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig. Everything with faith. Everything that is not according to faith is a sin. Ang anumang bagay na ginagawa mo ng dina ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Hello. Tandaan niyo po yan.
Kaya sabi dito, baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, no? At helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Yung helmet, no? The hope of salvation. Kaya sabi nga, no fear. Kaya dapat alam, kaya nga yung helmet, isinusuot yan, sa ulo yan ha, sa ulo, para proteksyonan yan yung ating nakikita, yung ating iniisip. Sapagkat kuminsan naaano tayo, nadidistract tayo ng mga bagay na nasa isip natin. Katulad ng asawa ni Lot, hindi naging attentive, lumingon, kaya siya naging asong, posting asin. Next, hallelujah. 1 Thessalonians 5:9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Siguro kung kayo po ay nakapasok sa hospital na maraming COVID, kung nakita nyo yung pagdaksa ng mga pasyente, kung nakikita nyo yung mga doctors and nurses na pagod, hindi magkanda o gaga, mga kapatid. Sabi nga, kung wala kang faith, meron bang hope na magaganap? May pag-asa ba? Sabi nga, kahit marami tayong oxygen, kaya nga sa Davao, sabi ng mayor doon, para hindi maubusan ng oxygen, magpapagawa sila ng pabrika. Okay? Hallelujah. Mga kapatid, tinawag tayo upang maligtas, hindi upang parusahan. Amen? Amen? No fear. Wala tayong takot. Tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas. Kaya itong salita ng Panginoon, huwag niyong ilayo sa inyong puso, huwag niyong ilayo sa inyong mga labi, no? Ang karunungan ng Panginoon ay lagi niyong ingatan. I-keep nyo sa puso nyo upang pagdating ng oras, maayos ang ating isip, alam natin na nagaganap, hindi tayo magpapanik. Hallelujah. When God returns, sabi nga, pain will end. When Jesus returns, there will be a new life, new tomorrow. Amen. Pag dumating na yung araw na yon, yung pangako ng Diyos, isasama ko kayo kung saan ako naroroon. Praise God for that. Kaya nga, tanong namin sa inyo mga kapatid, ang kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong faith? Okay? Kumusta ang iyong love? Kumusta ang iyong relationship kay Jesus Christ? Hallelujah. Alam naman natin ang daan sa kaligtasan. Okay? Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Verse 10. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Ulitin ko, kung patay na tayo sa pagbabalik ng Panginoon, muli niya tayong bubuhayin. At kung tayo naman ay kanyang nadatnan na buhay pa, then tayo ay titipunin, kukunin ng Diyos at dadalin sa alapaap. Hallelujah. Praise God for that wonderful. Alam niyo, sabi ko nga, ano kaya gagawin mo pag umaangat na ang katawan mo patungo sa langit? Sasayaw ka? Iiyak ka? Kaya sabi ko nga, kasi pag sobrang kagalakan mo, hindi pwede hindi ka umiyak eh. Yung pinakamatinding kagalakan ay hindi yung tawa. Ang tunay na kagalakan, minsan, yung emotional tayo. Hallelujah. Praise God. Verse 11, dahil dito, patuloy kayo magpaalalahanan, magtulungan, tulad ng ginagawa nyo ngayon. Encourage one another and build each other up as you are doing. Kapatid, huwag kang aayaw.
huwag kang susuko. I-type nyo nga po dyan, huwag kang aayaw, huwag kang susuko sa mga pagsubok ng buhay. Huwag kang aayaw, huwag kang susuko, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos. Amen? Hello, brothers and sisters, kahit ano pang gawin mo sa katawan mo, kapatid, hindi mo yan madadala sa langit. Sapagkat papalitan tayo, ang katawang ito ay papalitan ng isang katawang perpekto, walang sakit. Hallelujah. So, huwag kang aayaw kapag umayaw ka. Sabi nga, pag walang nagwawagi kapag umaayaw. Ngayon pa na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Gumising ka na. Yung mga nanlalamig, mag-apoy na. No, ayaw ni Lord ng malahininga. Ayaw ni Lord ng hindi mainit at hindi malamig. No? Pag ako umiinom ng lukewarm coffee, sumasakit ang tiyan ko at talagang bumabaliktad. No? Hirap na hirap ako. So, ganun din sa Panginoon, isusuka ng Diyos ang sinuman na malahininga, lukewarm. Okay? Lukewarm. Ito yung mga, average. Average ang faith, average ang paglilingkod, average ang time kay Lord. Kung kailan gusto, doon lang. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Be strong, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kayong aayaw, huwag kayong susuko. Dahil pag sumuko ka, hindi mo makikita ang victory celebration. Hindi mo makikita ang araw that God will wipe all our tears. Ang araw na kung saan tatanggalin ni Lord ang luha sa ating mga mata at mawawala sa katawang ito ang sakit na iniinda ng tao. At ang araw na darating ay ang araw na kung saan mawawala na ang pangamba, ang sakit, ang hirap, ang kagutuman at lahat ng bagay dito sa mundo na ayaw natin ay hindi na natin mararanasan pagdating ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaysa o sa to, mga kapatid, let's continue. Tayo'y magpatuloy sa ating pananalig. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Na sa araw na ito, pagkatiwala natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon. Let's pray. Let's pray. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon at ipagkatiwala ang lahat-lahat ng bagay. Praise God. Ama, patuloy po namin nilalapit sa iyo, Lord, ang bawat isa na kami po'y manatiling gising, Ama, mapagbantay. Sapagkat nalalapit na ang pangako mo, Diyos, ito'y isang mabuting balita. Ito'y isang balita na tunay nga mapupuno kami ng kagalakan sapagkat ang lahat ng hirap ay magwawakas sa iyong pagsundo sa amin. Tunay nga, O Diyos, hallelujah, hindi na darating ang dilim sapagkat ikaw na ang liwanag. Ikaw na mismo ang mangungusap. Ikaw na mismo ang magpapalakas sa aming espiritual, O Lord. Ikaw na, O Diyos, ang magtuturo. Ikaw na, Ama, ang aming maririnig. Hallelujah. Ikaw mismo, sa harap mo mismo kami sasamba at makikita ka namin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. We thank you for that, Lord. At dalhin po namin, Ama, on that day, Lord, we are ready. On that day, Lord, we are awake. On that day, we are sober, Lord. Kaya sa oso to, Ama, patuloy po namin inilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran, Panginoon, na dumaranas sa mga pagsubok, ng sakit, ng problema sa buhay, financial, physical, o ano pa man, emotional problem, o Diyos, struggles, Lord, lahat, persecution, so Lord, lahat ng mga problema, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus, we pray, O God, hallelujah, na sa panahong ito, ituon nila ang kanilang pansin sa iyo
at sa iyo lamang. Father God, we pray, Lord, for Dalbon Colmo, Panginoon. We pray, O God, na tunay nga, O Diyos, i-revive mo siya, Panginoon. I-revive mo ang kanyang katawan, Lord. Na tunay nga, Panginoon, hallelujah, na ikaw po ang kumilos, Panginoon. She is in comatose for several days, Lord. We pray, O God, that you touch her physical body. And I pray, O God, na ma-restore, Panginoon, ang kanyang buhay at gamitin niya ito, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. We also pray, Lord, and we claim the healing, O God, of Raquel Moyer, O God, na nag-positive sa COVID-19. We claim it in Jesus' name, and we claim, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kagalingan sa Arcelia family. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan sa Nestos family. Salamat, Panginoon, sa kagalingan sa Bueno at sa Enciso family, Lord. Thank you, Father, O God, in the mighty name of Jesus. We lift up to you, Lord, Milagros Flores Sibal na merong heart problem, O God. We pray, O God, na siya, Panginoon, ay makaranas ng iyong kagalingan, O Diyos. Ganon din po kay Ami Alfonso, Lord. We pray, Lord, na tunay nga, O Diyos, wala po, mawala na po, Panginoon, yung bukol. At tunay nga, O Diyos, maging maayos sa kanyang physical body. In the name of Jesus, dalangin ni po namin, Lord, si Sheila Marie Boising, Lord, na lumaya siya sa sakit na Pott's disease. O God, in the name of Jesus, we lift up to you, Lord, ang mga sumusulot, Panginoon, na makaranas, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong kagalingan, na masumpungan kanila, O Diyos, sa gitna ng pagsubok sa kanilang buhay. Lord, even those people who are undergoing therapy, O God, chemotherapy, in the name of Jesus, we lift them up to you, Lord. We lift up these people, Lord, for complete healing, O God, financial support, Lord, at spiritual support, Panginoon, para sa mga taong ito, O Diyos. Tinataas po namin si Jocelyn Tila, Eloisa Reyes, Arnold Candelario, Ana Marie Bayona, Griselda Jimenez, Rosalita Rada, Robertson Ellsworth, Maria Teresa Pilaes, Carlota Senya, Madeline Vargas Acero, at si Sister Christine Nolasco. Lord, we lift up to you them, O God. At dalayan din po namin, Lord, na maging ready, Panginoon, si Sister Christine, O God, for the first cycle ng kanyang chemotherapy. In the mighty name of Jesus, dalayan ko po, O Diyos, na harapin niya ito na may pananalig, may kagalakan at kapayapaan, Panginoon, and completely, totally, Lord, tunay nga mawala na sa kanyang katawan ang lahat ng mga abnormal cancer-causing cells in the name of Jesus Christ. Hallelujah. We thank you, Father, and we lift up to you, Lord, ang pagkilos mo, Panginoon, sa Campo family. In the name of Jesus, we pray, O God, that salvation will come to this family in the name of Jesus. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, kila Tatay Senyo, kay Nanay Sally, Lord, sa kanilang mga anak, si Brother June, Lord. We pray, O God, na completely and totally, Lord, ma-experience nila ang healing power mo at maging dahilan niya, Panginoon, upang magsuko siya ng buhay sa iyo, Lord, at tanggapin niya ang kaligtasan, siya at ang kanyang buong pamilya, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ingatan mo po, Panginoon, na buong Campo family, Lord, hallelujah, sila si Sergina, O God, hallelujah, si Manang Oye, Panginoon, in the name of Jesus. Ikaw po ang kumilos, and I pray, Lord, that they are in good health, Lord, at tunay nga, O Diyos, na maranasan nilang kabutiang loob mo. Lord, we also pray for the salvation of the Santera family. Sa mag-asawang ito, Lord, we pray, O God, na ikaw po ang maghari. Ikaw po ang masumpungan sa kanilang buhay. Dalayan ko, Lord, ang pagkakataon sa pamilyang ito na makarinig ng iyong mabuting balita at pagkakataon na sila ay magpapasakop sa kalooban mo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lord, continue to move mightily sa pamilyang ito ng Odi family, Lord, kay Sister Eunice, sa kanyang asawa at anak, Panginoon. And we thank you because you are answering their prayers, O God. They experiencing, Lord, your protection, your loving kindness. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa kanila mula sa pagpasok sa trabaho at pag-uwi and sa preservation mo ng kanilang good health, Lord. At dalangin po namin, Ama, sa bawat araw magtiwala sila sa iyo, Diyos, not on their own strength, not on their own knowledge, but in your power, O God, hallelujah. Ingatan mo po sila, O Diyos, maging ang baby, lumaki ito na may banal na pagkatakot, puspos ng banal na espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
We lift up to you also ang pamilya ng Banaag Domingo, Lord. Thank you, Father. Hindi mo nakakalimutan ng pamilyang ito. Tinutugon mo ang kanilang mga dalangin sa iyo. We thank you, Lord, for what you did with Eman, Lord. And we thank you, O God, na tunay nga, O Diyos, with you, nothing is impossible. I pray, O God, na dumating ang pagkakataon na ang pamilyang ito ay lubusang magtiwala sa iyo. At tunay nga, O Diyos, sama-sama sila na tumayo sa pananalig. Sama-sama sila maglingkod. Sama-sama sila, Ama, na magbigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. We lift up to you, Lord, ang buong Amangka family. Dalain po namin, O Diyos, na ingatan mo sila, Sister Baby, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, apo, manugang, Lord, in the name of Jesus. I pray, Lord, na sila ay tunay nga, O Diyos, patuloy na naglilingkod ng may katapatan, nagbabantay, Panginoon, at laging gising, O Diyos, sa pananampalataya. Lord, we pray, O God, maliwanag ang kanilang isipan at hawak nila ang katotohanan na magbibigay sa kanila ng gabay, Panginoon, para malaman ang tunay, O Diyos, na pananalig at ang tunay na daan patungo sa iyo. Salamat po ng marami, and we pray, Lord, that they will share this, O God, to other family in Jesus' mighty name. Hallelujah. We lift up to you, Lord, ang Manlapas family, ang pag-iingat, ang gabay mo sa kanila, O Diyos. Do not allow them, Lord, na manlamig sa relationship nila sa iyo. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, sa sila'y makalimot, Panginoon. O sila, Panginoon, ay malingat, O Diyos, ng mga bagay na meron sa sanlibutan ito, Lord. In the name of Jesus, we pray that their hearts and minds will be focused on you. And I pray, O God, that they will be ready in that day that you will bring your salvation to each and every one of us. The day that you will transform our body from flesh into a glorified body, Lord. Thank you, Father. We are waiting for that at dalain namin, kasama namin, ang Manlapas family, Lord. In the name of Jesus, we lift up to you, Aileen Belmonte, ang kanyang mga anak, maging Panginoon ang kanyang magulang, Lord. We pray, O God, na nasa maayos silang kalusugan, iniingatan mo, Diyos, at patuloy na binibigay ang pangangailangan nila. Dalangin po namin, O Diyos, ipagkatiwala nila ang kanilang buhay sa iyo at tunay nga, O Diyos, mamuhay sila sa kaligtasan at katotohanan, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. We lift up to you, Lord, the whole Josiah family. Continue to move mightily, O God. Patuloy mo ingatan ang katawan, Panginoon, ni Brother Nemi, Lord. I pray, O God, that he is always alert, O God. He is always healthy, O God. And he is always ready to serve you, to give glory to your wonderful name, Lord. Dalangin ko po, Ama, na tunay nga, O Diyos, manatili siya, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo, Lord, and be a channel of your blessing to the ministries, Panginoon, na sinusuporta nila, Ama, in the marketplace, O God, in the name of Jesus. We lift up to you, Lord, Sister Rebby, O God, and I pray, Lord, in the name of Jesus, that more opportunities, Lord, will be opened, O God, sa kanya, Panginoon, upang ma-minister at ma-share ang gospel, Lord, lalo na sa mga company, O God, na hinahawakan na CCI. We pray, O God, for the good health of Brother David, Lord, at dalain po namin na magamitin mo po ang talentong binigay mo sa kanya, Panginoon, to give glory to your name, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, na blessing sa kanilang simbahan, at dalain po namin naman na maging tapat siyang maglingkod sa iyo, O Diyos, at nagbibigay ng kapurihan sa iyo, Ama. We lift up to you, Lord, ang CCI company, Lord. We pray, O God, na tunay nga, Panginoon, ikaw ang heart, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang foundation ng company ito, Lord. And we pray, O God, na hindi kami ma-distract, Panginoon, ng anong pamambagay, kundi we focus our mind to your mission, to your desire to move in different companies, O God. We pray, Lord, ang Mindanao Project, O God, ang DOST, MPEX Project, Lord, ay maging way, Panginoon, for people, Lord, to grow, for people, Lord, to reach their potential, O God, in the name of Jesus. Gamitin mo rin, Lord, ang program na ito, O God, to improve at palaguin, Panginoon, ang mga company, Lord, ang mga negosyo, Panginoon, small or big, Panginoon, sa Mindanao area, in the name of Jesus. Lord, we pray, O God, hallelujah. At the same time, we minister your word, share your salvation to these people, Lord, in the name of Jesus Christ. We lift up to you, Lord, ang buong Talusig family.
Dalangin po namin, Ama, na datnan mo sila na may pag-ibig, pagkakaisa, pananalig at katapatan sa iyo. Dalangin ko po, Ama, on that day, Lord, hallelujah, they will happily, Lord, welcomes you, O God, hallelujah, and meet you in the air, O God, in the name of Jesus. Kaya hawakan mo po ang puso't isipan ni La Brother Daniel, Sister Vicky, ng kanilang mga anak, apo at manugang. Dalangin po namin na silang lahat ay alert, O God, updated, O God, not with the fake news but with the good news of salvation, Panginoon, at ang pagbabalik mo, Panginoon. So, Father God, we pray, Lord, na tunay nga maging aware sila at tunay nga they always look at their relationship to you, Lord, and their service for your glory, O God. In the name of Jesus Christ, ingatan mo po sila, Ama, in the name of Jesus. Lord, we lift up to you, Lord, ang buong Dolgime family, Lord, sila Sister Lilia, Sister Letty, at Sister Lorna. We pray, O God, na tunay nga manatili sila sa pananalig, manatili sila, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, at manatili sila, Ama, na naghihintay sa muli mong pagbabalik. Dalangin ko po, Lord, na pagpalain mo po sila at ingatan ang kanilang kalusugan, at huwag mo pong hayaan na mahadlangan sila na hindi makapaglingkod sa iyo. Maging ingatan mo si Lorna, Panginoon, sa ibang bansa, and I pray, Lord, na i-preserve mo ang kanyang faith at paglilingkod sa iyo, O Diyos. At tunay nga, O Diyos, hindi sila mabibigo sa pangako mo na iyong tutuparin sa kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Father God, we lift up to you ang pamilya ng Esconde, ang pamilya ni Brother Fidel at Sister Edna, Lord. We pray, O God, salvation will come to this family. We pray, Lord, na tunay nga, O Diyos, patatagin mo ang kanilang relationship bilang mag-asawa, at dalangin po namin, Ama, na ikaw ang mag-isandigan ng kanilang pamilya. Lord, we pray, O God, na buksan mo ang puso't isipan ni Brother Fidel, Lord, at tanggapin niya ang katotohanan, O Diyos, ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, maliwanagan siya, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, hanapin ka niya sa biblikal na kaparaanan, Lord. In the name of Jesus, we lift up to you, Lord, ang buong tulod family, sila Sister Wendy, si Don, at si Dwayne, Lord. Dalangin po namin, Ama, ng joy at peace na galing sa'yo, Lord, ang maghari sa pamilyang ito. Lord, we pray, O God, na lumalim ang relationship ni Don at ni Sister Wendy, and we pray, Lord, that they will enjoy your protection, that they will enjoy your guidance in the mighty name of Jesus. Dalangin ko rin, Ama, na dumating ang pagkakataon na si Don ay magbukas ng kanyang buhay at magsuko at tanggapin ang kaligtasan na inialay mo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So we thank you, Father, for your wonderful word today. Thank you for your revelation. Dalangin ko po, Ama, na bawat isa ay gising, bawat isa ay malinaw ang isipan, Panginoon. Lord, we pray, O God, as your day is coming near, we pray, Lord, that we use our remaining time to share the gospel to other people. Ama, tunay nga, O Diyos, ang mahalaga ay yung pagbabalik mo. Hindi na mahalaga yung date, hindi na mahalaga yung oras. Ang mahalaga ay yung pangako mo, natutuparin mo, at mararanasan namin ang isang kaligayahan na hindi pa namin nararanasan sa aming buhay. We thank you because you have planned everything. We praise you because you have loved us, O Lord, with the amazing and wonderful love. Hallelujah. Father God, we worship you because, Lord, you have chosen us. You have loved us, Lord. You have redeemed us. Thank you, Father. Kaya, Ama, in the name of Jesus, manatili kami tapat hanggang wakas, hanggang sa pagbabalik mo, hindi na kami lalayo sa presensya mo, sa kabutihan mo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Tapos na naman tayo sa gawaing ito, sa ating daily devotion,
Hallelujah. Mga kapatid, continue magpatuloy tayo sa Panginoon. No, let's be ready on Monday, be ready on Tuesday, be ready on Wednesday, be ready on Thursday, be ready on Friday, be ready on Saturday, be ready on Sunday. Any day, anytime, be ready. Baka marinig mo na yung trumpet sound. Baka makita mo ang kalangitan nag-open up at lilitaw ang Panginoon. Baka maramdaman mo na ang sarili mo, no, na iniaalis na sa mundong ito patungo sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kaya laging tayo magpaalalahanan. Sabi nga kahapon, no, lagi nating isipin ang mga bagay na ito, magpatuloy tayo sa pag-ibig. And then sabi nga ngayon, magtulungan tayo, magpaalalahanan tayo. Never forget the assembly, the fellowship days, the fellowship time, the services, upang ang ating pag-ibig is always on fire. Amen. So kapatid, this is the day, the time is coming, at sabi nga pag dumating na yon, no more pain, no more sicknesses, only Jesus, and only worship 24 hours a day, 7 days a week, from eternity to eternity. Amen. Hallelujah. Wala nang masungit, wala nang galit, ang lahat ay nabubuhay sa pag-ibig ng ating Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, let's continue na i-post natin dito yung excitement, no, yung joy, yung tinatawag nating imagination, no. Imagine mo pa nga lang, nahirapan ka na mag-imagine on what will happen on the first day. You will see the first day, the heaven, yung road na puno ng ginto, no, sapagkat yung ginto ay hindi na ibabalyo as something to wear, no, kaya nasa daanan na lang yon. I want to see my room, how big, how wonderful, and how beautiful, no? Sino magkakasama? Meron bang floorings? Meron bang floor? Meron bang, ano? So, sabi nga natin, I believe, iba-iba, no? Walang malulugi. Walang nasa itaas. Walang nasa ilalim. No? Walang nasa penthouse. Walang nasa ground floor. Naniniwala ako, this mansion is different. Yung dimension dito sa mundo is different. So, in heaven, it's better. Okay? Kaya walang Kristiyano na magtatampo sapagkat malayo siya, no, na yung kapitbahay mo ay hindi mo kilala. Okay? We cannot choose our roommates, but one thing to be sure is lahat ng kapatiran, Pilipino man o hindi, ay mararanasan natin ang pagmamahal sa kanila because of Jesus Christ. Amen? So, glory to God. Magpalain tayo ng Panginoon at lagi tayong magpaalalahanan. Lagi tayong magtutulungan. At kung may kailangan, kailangan ng panalangin, huwag mahiya, mga kapatid. So, God bless you. Sa Diyos ang papuri. Walang imposible basta kasama natin ang ating Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay.